Napakaganda po, di ba? Pagising po ninyo sa umaga, makikita po ninyo yung mga tanim po ninyo. Naglalakihan, matataba. At nakaka-relax, talaga pong nakakawala ng stress ang paghalaman. Bakit po? Ang halaman po, kahit po anong halaman, namumulaklak, kahit po damo na tumutubo po sa lupa ay nagbibigay po sa atin ng oxygen. Kaya yung balancing sa nature, lalo na sa mga cities, kailangan po ng mga halaman para po yung presence po ng oxygen ay maganda at maganda rin po ang kalusugan. Magandang araw po mga kabayan. Welcome po sa Pinalakang Lakbay. Ngayon po ipapakita ko po sa inyo kung paano po ako nagpatubo ng mga malalaking lettuce. Ayan, nakikita po ninyo ito. Isang piraso lang po ito pero napakalaki yan po. At ito din pong nasa likod ko. Ito. Nakatanim po ito sa maliit na paso. Ito po yung size po ng paso. Natakpan niya na po dahil sa sobrang laki. Kailangan lang po talaga eh. Maganda po yung pataba sa lupa o mataba po yung lupa. Di ba po nakakatuwa kapag ganyan po nakikita niyo sa umaga o sa pagising po ninyo. Tara, samahan po ninyo kung paano po ako nagpatubo ng gantong kalaki at kataba po na lettuce. Sa pagpili po ng lupa, dapat pipili po kayong buhaghag po na lupa. Yung talagang buhaghag nakakahinga po. At mayroon pong 25 to 35% po na compost. Ano po ba pagkakaiba ng garden soil sa ating potting soil? Ano po ba pagkakaiba? Yung garden soil po kasi, wala pa pong masyadong nutrients po. Halimbawa, kinuha po sa bukid, binungkal. Itatambak po sa inyong bakuran, garden soil po yun. Pero kapag potting soil po, mix na po yun. Meron na po yung pataba at ibang nutrients po na kasama ang lupa. Hindi po lahat ng lupa ay pare-pareho. Sa ating pong lettuce, mas mainam po na buhaghag ang lupa at may compost para po mas mabilis lumaki ang inyong mga punla. Sa pagpupunla po ng inyong mga binhing buto, pumili po lang kayo ng mga tray. Dapat po talaga may proper drainage. Ayan, meron po itong drainage. Kung wala naman pong proper drainage o sa loob kayo magpapatubo, siguro din nyo po na may pebbles sa ilalim kung walang butas po inyong paso. Ito po kasi may butas, may salaan. Para po doon po mag-stay yung tubig at hindi po sa lupa. As, pag ang tubig po kasi nag-stay sa lupa, ang mag-create po ito ng mold sa ilalim at hindi po tutubo inyong mga binhi. Ayan. Ito po yung unang paraan ng pagbibinhi sa mga planters o sa mga planting pots. Ganyan po yung ginagawa. Makikita nyo po, meron na rin pong tumutubo rito. At nilalagay ko po siya sa half-leaf shade. Hindi po masyadong naaarawan. Dalawang klase po. Siyempre, depende sa inyo kung direct sun. Pwede rin po kung direct sun. Kung ang tinitiran po ninyong lugar ay medyo malamig. Pero pag mainit, huwag po nyo yung ilalagay sa direct sun. Half-leaf shade po ang recommendation. Inuulit ko po, kung nakatira po kayo sa medyo malamig na bansa o sa Baguio o minsan sa Batangas, ibang lugar po sa Pilipinas, maganda po talagang magpunla sa labas. Siguraduhin po ninyong mataba ang lupa at wala po masyadong damo sa paligid dahil ayaw po ng lettuce na maraming damo dahil ang lettuce po sensitive po ang ugat. Kakainin lang po ng damo ibang nutrients na nakatabi po sa lettuce. Kaya panatilihin po ninyong walang damo at magiging maganda po yung growth ng inyong lettuce. Ang lettuce po napakabilis po ng growth. More than a week, makikita nyo na po. Mabilis po yung growth. Ito po yung isang variety na nakita po ninyo sa aking balcony na malaki. At yung isa, ganun po. Napakaganda po. Mabilis po ang growth nito. Kaya kailangan po talaga didiligan. Kapag nakikita nyo po medyo may moist pang ganyan, huwag nyo pong didiligan ang lettuce. Kasi pag po masyadong nabasa ang lettuce, mabubulok po yung gilid. Kasi nagsisiksikan po yan eh. Yung punla po natin sa nutrients. Napakaganda pong tignan. Kung mainit naman po yung bansa, syempre, yung lugar ninyo, maglagay po kayo ng kulambo sa ibabaw sa pagpupunla o yung clear na roof para po makapagpatubo kayo ng lettuce. At pagkatapos po ng mahigit isang linggo o magdadalawang linggo, makikita po ninyo yung growth na inyong lettuce. Napakaganda. Pwede na po kayong kumuha para ilipat po sa separate na paso.
pwede nyo po itong i-separate para mas lumaki po ng maganda. Tapos yung gilid po, lalagyan nyo po ng lupa kapag bumubunot po kayo. Kasi tumataas po yung lettuce eh. Mas maganda po, medyo natatakpan po yung ilalim. Ayun po yung gusto ng lettuce. Subok na po talaga yan. Diba, ang ganda pong tingnan. Kaya kung magpapatubo tayo ng lettuce, lalo na sa warm country, lalo na sa Pilipinas, sa ibang lugar na mainit, hindi po talaga masyadong kinakailangan masyadong mainit. Kailangan po heavily shade o natatakpan ng kulambo o clear roof. Kasi kapag direct sunlight po, napakainit. Hindi po mag-germinate o tutubo po yung inyong mga buto. Sayang lang po ang gastos. Siguraduhin nyo po una bumili po o gumawa kayo ng sariling lupa po ninyo talaga pong mataba at buhagag. Sa paglilipat po ng inyong mga bini, dapat po hindi po dikit para maganda po yung growth, lalo na po mataba yung lupa para mas lumaki po ng maayos ang inyong mga lettuce. Pag nakikita nyo po medyo tuyo po yung ibabaw ng lupa, wag po kayong dilig ng dilig. Susundutin po ninyo ng maliit na daliri po ninyo kung may moisture sa ilalim, kasi baka mabulok lang po. Sobra kayong na-excited. Kasi pag may moisture, huwag nyo po masyadong didiligan. Para matay lang po ang inyong mga tanim na lettuce. Sayang lang din po ang inyong paghihirap. At kapag na-separate nyo na po ang lettuce, ito po isang piraso lang po ito. Mag-isip din po kayo ng ibang companion plants. O companion plants po na mga laman na pwede nyo ihalo. Naglagay po ako ng sibuyas, meron din pong beans, at meron din pong celery. Yan, napaganda po diba ng itsura, ang tawa. Ito po kasi mga laman po na to, companion planting, nagtutulungan po sila sa nutrients. Ganda po diba? Imaginin po ninyo, walang kulang 3 weeks, meron na po kayong magandang lettuce. At ito pong isa, nakalagay sa aking tower o vertical garden. Ganito lang po kaliit po yung paso. Pero napakataba po ng lupa at meron po akong organic liquid fertilizer. Alam nyo po yung mga pinagugasan ng isda. Napaganda po nun. Salain nyo lang po, takpan nyo po. At haluan po ninyo ng tuwing pandilig, napakataba po nun. Kaya ngayon pong iba, gumagawa ng mga hydroponics, di ba? May mga para aquarium, tapos tumutubo yung halaman. Napakaganda po nun. Saka yung mga pandilig na galing sa mga sapa na nilalungin ng isda. Dapat po matabang yung tubig, pandilig nyo. Napakaganda po nun. Ngayon po yung magandang liquid fertilizer. Napakataba. Ngayon po, di ba? Napakaganda. Ngayon po yung paso, makikita po ninyo, maliit lang. At spray-sprayan po ninyo. Kasi gustong-gusto po talaga ng lettuce na ini-sprayan. At dito naman po sa aking hanging wooden planter, makikita po ninyo, pinaghalo ko po ang chives. At isang piraso lang po ito na lettuce. Ito po yung kamay ko, makikita po na yan. Eh napakalaki po, di ba? Nakakatuwa po, kaya pag-aani po kayo sa ilalim. Para mas lumago po, mas magpuproduce po po yan ng maraming dahon. Pag-aani po kayo, yung kailangan nyo lang po para po hindi nasasayang. Huwag po kayo ma-excite na anihin ng anihin dahil wow, taas din nyo naman mauubos. Sayang lang po, di ba? Ayan, napaganda po. Ni-sprayan ko po ito everyday ng tubig lang po ah. Tubig lang po ang pinang-spray ko. Gusto po kasi ng lettuce eh. Kasi po ito, pakikita ko po sa inyo. Nasa ilalim po ako ng aking balkon at meron po itong bubong. Halfly shade po. Kaya mas nagugustuhin po ng lettuce. Pero mas maganda rin po yung lumalaki sa open ground. Kasi medyo malamig naman po dito sa Finland. Kaya napaganda po ng growth ng lettuce. Yan. Paano po mga kabayan? Maraming salamat na naman po sa pagbisita po sa Pinilakang Lakbay. Sa mga iba pa pong gardening tips, pakibisita lang po ang Pinilakang Lakbay channel. Positive vibes lang po tayo lagi. Paki-scroll down lang po yung mga gardening and nature videos ng Pinilakang Lakbay. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!